tamang-tama, hindi na siya mainit. So, mangunguha ako ng dahon ng ampalaya. Ipa-blanch ko siya. Tapos ilalagay ko sa freezer para sa future use ko. Kasi sa winter, pagpasok ng autumn, maninilaw na ito lahat. So, kailangan ngayon pa lang. Kunin mo na yung mga dahon para i-preserve mo siya para sa susunod na winter. Ganun lang yung ginagawa ko every year. May nakapagsabi sa akin yung friend ko rin na dito sa UK na ganito yung pag-preserve ng dahon ng ampalaya. Punta na tayo ng ulan. Kailangan tulungan natin. Ito yung dahon ng ampalaya na nakuha ko kanina sa garden ko para i-preserve for winter use. Tamang-tama sa December, malamig, masarap magmunggo. Ito yung pinaka-the best na isahog sa munggo, di ba? Iba-blanch ko siya, tapos ilalagay ko sa ziplock at ilalagay ko sa freezer. Ganun lang siya kadali. Kaya kung may mga ampalaya kayo, gawin nyo to. Kasi sayang kung hindi nyo gagawin. Masasayang lang yan, di ba? Alam nyo, pagdating ng winter, maninilaw yan lahat. Kasi yung ampalaya natin mamamatay, hindi kakayanin ng lamig. Kasi nabubuhay lang to sa Asia. Kung may paraan naman para makapag-preserve, why not coconut, di ba? Ganun kasimple. Hindi mo na kailangan pumunta ng Asian store para bumili. Nandiyan lang sa bakuran mo. Ang gagawin mo na lang, ibablanch mo, ipipreserve mo, lagay mo sa freezer. Kuwala, munggo ang katapat niyan. O, halika na, umpisahan na natin at ginabi na ako. Yan, start na tayo. Magpapainit lang tayo ng tubig. Magpapakulo tayo ng tubig. Lalagyan natin ng konting asin. Medyo maalat-alat naman siya. Diba? Lalagay tayo ng asin. Konti lang. Para lang medyo may lasa siya. Kasi yan kasi ano din yan eh. Preservative din yan. Alam mo yun? Para hindi basta-basta-basta. Hindi naman masisira kasi nasa freezer. Ilalagay natin. So, papainit lang tayo ng tubig. Dahil tamad ako, dadagdagan ko siya ng init. Diba? Para mas madali siyang kumulo. Ang kumukulo na, so medyo pahinaan natin yung apoy. Medyo pahinaan natin. Lagay natin sa medium kasi kumukulo naman siya. Tapos, kanina habang nag-iintay akong kumulo, naglagay ako ng ice sa bowl. Makakatulong yan para hindi siya masyadong, alam mo yun, hindi siya masyadong malambot o malata, ano bang tawag doon. Ngayon ilalagay natin, ganito lang kasimple yan, madali lang siya. Ilubog mo na ganyan, ganyan lang siya, yan. Tanggalin nyo na, ilagay nyo sa bowl na may tubig, na malamig, na may yelo.
Yan. Yan. Ganyan lang siya. Tapos kumuha uli kayo. Hanggang sa maubos siya. Tapos ilalagay natin sa ziplock. Diba? So, by winter, meron akong pangmunggo. Diba? Kaysa naman sa bibili ka pa nga. At saka hindi mo alam sa winter kung may ampalaya leaves ba sa ano, may down ng ampalaya sa Asian store. Paano kung wala? E di sad ang munggo mo, di ba? Masarap kaya to. May sasarap pa ba sa munggo? Kung may ano, kung may down ng ampalaya, di ba? Yan ang masarap dyan eh. Tsaka maraming benefits to sa katawan, lalo na kung diabetic ka, diba? Maraming magandang naidudulot to sa katawan. Mayaman din to sa ano, pampabata, antioxidant. Nagre-reduce to ng heart attack. Pero pinaka the best talaga, yung nagpapababa siya ng ano, blood sugar. Alam mo naman, pag diabetic ka, pera ng doktor yan. Kaya hanggang sa makakaiwas ka, umiwas ka na sa sakit. Diba? Lagayan natin yung mga self natin, lalo na sa Pilipinas. Diyos ko, pag wala kang pera, bawal magkasakit. Lang siya mga friendship. O tignan mo, hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong lutong-luto. Tapos ipi-freezer mo siya. Lang siya mga friendship. Matuto tayo magtipid sa panahon ngayon. Mahalatang bilihin. Kawawa naman yung mga mister natin. Siya. Tapos ano mo lang siya, ikot-ikot mo lang ganyan. Kaya ang muna natin kumuli siya. Ganyan lang ang gagawin natin. Maganda to sa katawan eh. Ulitin lang natin yan mga friendship hanggang sa maubos siya ang dahon na yan. Ulitin natin nang siya ay maubos para sa winter. May pangmunggo tayo. Masarap din to, isaw-saw sa bagoong tapos may piritong isda ka. Sarap, diba? Wala, mas madali. Pinahirapan ko yung sarili ko. Yan. Tignan mo yung texture. Diba ang ganda? Yan yung ilalagay natin sa ziplock. Ilalagay natin sa freezer. Para may pangmunggo tayo. Anytime na gusto natin magmunggo, meron. Diba? Na yung natapos ko kanina. So, ang gagawin natin ngayon, kailangan natin ng ziplock at saka ng pen. Kasi may nagawa na akong ganito na nasa freezer. So, kaya kailangan ko lagyan ng date para alam ko kung alin yung una kong nagawa. Kung alin yung una kong nagawa, yun yung una kong gagamitin. Kailangan ko nito. Lagyan ko siya ng date. Today is August 1st. August 1st, 2022. Malinis naman ang kamay ko. Lalagay ko na siya ng ganyan. Lat lang natin.
flat lang natin. Tapos siguraduhin natin wala siyang hangin sa loob. Uli-uli natin. Tapos i-flat natin. Kailangan wala siyang hangin. Ito na yung natapos ko. Dalawang ziplock para sa winter. Kung may mga ampalaya kayo, ito yung pinaka the best na gawin nyo sa pag-preserve. Diba? Sayang naman kung hindi nyo gagawin. Nasasayang yung leaves na pwede nyo pa namang pakinabangan. Diba? Diba?